So, yung sa SSS kasi natin, we have to regularly pay SSS contributions, no? Especially for OFWs. Kasi hindi po ibig sabihin na ano, no, na tayo ay nasa abroad na ay hindi na tayo dapat magbayad ng ating SSS. In fact, dapat po ay mas magbayad tayo ng ating SSS dahil para din yung itong sa PhilHealth na contribution natin siya for our own pension when we retire, at huwag nating mamaliitin kasi malaki ang returns niyan. Tapos tinutulungan natin ngayon yung mga nagre-retire, di ba? So, yun. So, ang SSS ang nagbibigay ng universal and equitable social protection sa lahat ng mga Pilipino. So, ito yung ginagawa natin, no? Yung pinapag-aralan natin ng ating pagyaman, which is our individual responsibility on how to fix our own financial status, no? So kahit po ang laki-laki na ng sweldo ninyo, ha, actually lalong-lalo na kapag malaki ang sweldo ninyo abroad, kayo po ay sana magpatuloy na magbayad sa SSS. Okay? So yan yung ano natin. Ito yung mga benefits na makukuha kapag tayo ay member ng SSS. I-run down lang natin, ha. Isang beses ka lang na magbayad ay mayroon ng funeral benefit na 20,000 pesos. Lifetime na yon na covered ka, no? Tatlong beses ka lang na makapagbayad per year ay mayroon ka ng sickness benefit. Tatlong beses ka lang magbayad per year, covered ka rin ng maternity benefit. Okay? 36 times ka magbayad na cumulative contribution, covered ka na ng disability and death, no? Kapag nakapagbayad ka rin ng 36 to 119 contributions, covered ka na ng lump sum pension. Tapos minimum of 120 contributions, you are now qualified for monthly pension. Pero contrary to what others say, no, ng popular belief na sinasabi nila na pwede nang itigil ang pagbabayad ng ating SSS kapag umabot na tayo ng 120 contributions, hindi po totoo yun. Yun po ay minimum lamang. Ano yung minimum? Pinakamababa ang ibig sabihin nun. So kailangan mas madami pa yung iambag natin na contribution para lumaki ang ating insurance, ang ating pension when we retire. Okay? So at so that's the ano, no, that's the individual level. Ano yung mga kailangan na gawin at the individual level? Kailangan nating mag-contribute, no? At the community level naman for SSS, kailangan kapag yung mga employers natin ay i-remit nila yung counterpart sa SSS contribution. Kasi dito sa Pilipinas, kapag employed ka, nasa 70% binabayaran ng employer, 30% binabayaran ng employee, no? So kunwari 1,000 pesos 'yan, 700 kay employer, 300 kay employee. 'Yun lang yung ikakaltas. Pero may mga employers na pasaway, no? Hindi nila nire-remit 'yan. Yan po ay criminal offense at pupwede silang ihabla at makukulong sila ang mga officers na 'yan kapag hindi na-remit ang inyong SSS contribution. So saan, at wala pa ako nababalitaan na nagawa ng SSS yan. Eh, ako naman naisip ko, eh, dami-dami kayong gumagawa niyan. Di ba? Mga nagpapasaway. At yun nga, kaya kina-question ngayon ni, ano, no, ni Senator Ontiveros, yung bakit napakababa ng mga SSS unemployment benefit claimants. 63,000 lang yung nabigyan ng ating unemployment benefit. Eh dapat, 4.6 million eh, yung nawalan ng trabaho. I think mga during the pandemic, yung fresh dyan, siguro mga 2 million. So dapat nakakuha yan ng mga unemployment benefits. Pero malamang hindi nag-remit ang mga employers, o kaya naman ay hindi pa malinaw para sa lahat ng mga employees natin kung paano mag-claim. Kaya kailangan natin ng good governance, no, sa SSS. Kaya alam niyo na, ha, kung sino suportahan ninyo dapat sa susunod. Ayan. So yun yung ano, yan yung dimension ng pagtutulungan sa pagyaman. Okay? I hope
ano no, pumapasok ng pumapasok sa inyo na ang pagyaman ay hindi nangyayari na sa sariling sikap mo lang. Hindi yun totoo. Okay? Kasi tumutulong ang pamilya mo, mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, at natutulungan ka rin ng gobyerno mo kung gaano kagaling yung gobyerno mo actually, mas nag-i-increase yung chance mo ng pagyaman. O i-compare nyo sa mga pinagtatrabahuhan yung bansa ngayon, ang ganda ng gobyerno, di ba? O marami bang mahirap dyan? Hindi, di ba? O dito sa Pilipinas, kumusta ang gobyerno natin? O ilan ang mahihirap? O, di ba? May correlation yan, di ba? Kaya kailangan talaga natin na pag sumikapan sa sarili natin, magtulungan sa pamilya, magtulungan sa community, at maghalal ng mga tamang leaders natin in the future, no? Ayan. So ang site P po ay accredited collection agent ng SSS. So if you're interested to register and remit, no, through us, you can do this, no, online. So just go to Vince Rapisura Facebook Messenger and send register SSS at pwede na po tayong mag-remote application dyan. And we can also check your SSS numbers for you. Kapag hindi ninyo matandaan, we can get that from SSS. And kapag magre-remit na, just send remit SSS and online payment po ito, no, magbabank transfer sa amin. Tapos GCash ay pupwede rin, no? So, ay, nako, buti naman. So, sabi nga ni, ano, no, sabi ni Ridsma, remittances, ngayon daw nagtatry siya through ZP, yung tinitignan niya, no? So, ito din, isa sa mga nag, ano, no, mga, ano to? Students natin, remittance center, hindi pa rin niya na, ano, na gagawa sa, na i-authorize ang StreamYard. So, i-authorize po, no? Ayan, sabi ni May, wala daw siyang SSS, ano yung kailangan gawin? Ayan, pwede ka nga mag-apply through us. So just go to Vince Rapisura Facebook Messenger at ang gawin mo, i-type mo ang register SSS. May questions na doon and we will be able to get your answers at i-apply natin kayo sa SSS. Okay? So yan yung ating discussion for ano no, for the ano to, 20,000 at 12 to 24,000 monthly income. So paano natin ito i-breakdown ang budget nila sa 20,000 na monthly income? So ang insurance mapupunta 1,000 pesos. Savings 2,000 pesos. And then yung 85% na 17,000 pesos, yan yung i-budget natin for expenses. So yan yung budgeting guide for those who earn 20,000 pesos na monthly income. Okay? So, yun din po, no? At ang ZP ay accredited din na collection agent ng Pag-ibig. So, isend lang natin yung register Pag-ibig sa Vince Rapisura Facebook Messenger. At makakapag-open na po tayo ng P1 at MP2 accounts natin dyan. And kung gusto ninyo nang mag-remit, send lang remit Pag-ibig and you will be able to do online payment, bank transfers, and GCash payments to us, no? So kami rin po ay collection agent ng Pag-ibig. And the reason why I emphasize this is kailangan talaga kasi na maayos ang emergency fund. Kailangan na meron ng savings ang mga income level na nandito, no? Mga low income earners natin. At ang pinakamaganda na simulan nila ay ang Pag-ibig MP2. Because Pag-ibig is actually our national savings program. At 100% po yan na guaranteed ng government. At napakaganda po ng dividend rate na binibigay. Talong-talo po ang mga commercial banks at ang mga rural banks sa kanilang interest rate, no? Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito, subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.